Magandang gabi sa inyo mga tol, kami nga pala ang Satin Podcast and welcome na naman sa panibagong edisyon ng ating S-Files. So, magpapakilala muna kami. Ako si Jay. This is Jay. And this is Rio. Good evening everyone. Ito na naman another story or another episode of our S-Files. Si Jay yung ano ngayon, nakatoka. Ano bang meron tayo, Jay Mike? So, yung last week, previous natin, yung kwento ni Jay na about sa three ghost stories. So dito naman is medyo realistic yung horror ang gagawin natin for today. Oo, yung mga nakakatakot na realidad. Realidad na may nangyayari pala talaga siya. So ang i-discuss ko sa inyo is sa prism. So ano nga ba yung prism? So pag naisip natin yung prism is yung prism na parang glass na pag nagpa-pass through yung white light, nagkakaroon ng multiple colors, di ba? Parang ganun yung prism. Parang or, science project. Diba? Yes, tama. Or naisip natin, prism tower sa pag sa games, di ba? Yung mga sa allies. Red alert. Red alert, yes. Tama. So, itong prism naman ito is a code name for a program under which na-handle ng United States National Security Agency. So, isa siyang surveillance program na ginagawa sa buong mundo, hindi lang sa US, sa buong mundo to collect internet communications from various US internet companies just like Google, Yahoo, Gmail, Skype, Zoom, YouTube, Facebook, and anything else na ginagamit natin for today. So, also known as a program din siya na pinangalan ng SIGAD US 984X. So ang ibig sabihin ng SIGAD is Signal Intelligence wait nga, nalimutan ko yung abbreviation. Actually abbreviation kasi itong SIGAD eh. So okay. Hindi siya yung parang ayun, Signal Activity Designator. Signal Intelligence Activity Designator. Yeah. So So yan yung alternate name niya for the prism. So yun yung software na yun is ginawa siya para ma-surveil lahat ng mga tao kung ano yung mga ginagawa nila. For example sa mga cellphones, laptops, sa conference, Facebook, YouTube, yan lahat na mo-monitor nila yan kung ano yung ginagawa natin. Yan. Ay, God. Wow. Totoo ba yan o conspiracy ba yan? Totoo yan. So, mamaya kasi, sasabihin ko kasi may whistleblower kasi nagsabi na meron talagang gaytong program na nag-e-exist. Ayan. So, yun yung basic fact. So, punta naman tayo. Bakit nga ba siya big deal? Kasi, itong prism program na to is a highly classified program na nirun lang ng US National Surveys Agency. Or ng US government. Kumbaga parang walang dapat pwede makalam kundi mga government agency lang within dun sa ng US talaga. So, ang nag-leak nito is isa siyang whistleblower na nag-work sa CIA. So, ang pangalan niya si Edward Snowden. So, okay. So, kinuha niya yung mga files na to kasi is parang napansin niya na hindi okay to kasi parang sobrang technical tsaka sino-surveillance tayo nang walang permission. Kumbaga parang pwede tayo kung ano yung ginagawa natin, di ba? Parang kahit mga chat yan or Facebook or mga sa mga presentation nakikita tayo. Which is hindi daw okay. So, kinuha daw niya yung files and then punta daw siya ng Hong Kong para i-release niya sa journalist from the Washington Post. Yun. Yun yung movie yan eh, di ba? Oo, si gumanap ata yung si ano? Yung, ano pa pangalan niya? George. Siya yung gumanap. Yan, so, ang story daw kasi nito, so, yung June 6 daw, nung 2012 yata to, 2013, yung mga The Guardian and The Washington Post nag-publish daw sila ng reports based dun sa nag-leak slide na binigay ni Edward Snowden. Na nag-state daw yung NSA or yung National Security Agency has a direct access, yung quote-unquote direct access to the servers ng Google, Facebook, YouTube,
and other other unknown yung mga internet companies na inaano natin. So kumbaga parang nakakonekta sila doon lahat ng data na meron yung ano yung mga internet na from US is meron silang access kumbaga. Or Nike. Google Drive mo, yung mga backup mo, di ba? Yung mga documents na importante sa'yo, di ba? Yes. Meron silang access dun. Which is nakakatakot, iisipin mo pa lang. Oo, nakikita kasi nila. Kaya, kumbaga parang, wala naman silang problema pagdating sa data kasi na-handle naman nila yun. Kasi, which is, meron, actually, ang sabi daw, yung Fort Meade daw na yun is dun yung main headquarters ng NSA. Sa ilalim daw nun, meron daw silang server farm. So, sobrang laki daw doon. Doon daw naka-handle yung mga grabing data yun, no? Kasi kung isipin sa lahat ng tao sa mundo, lahat ng social media. Oo, yun. Ang sinasabi... Makikita nila ang toxic ng social media sa Pilipinas. Oo, no? Ito. Ito mo, pinagpo-post nito. Pinagla-like nito, dito, no? Puro cancer yung mga post dito sa Pilipinas. kaya ano yun, kumbaga parang... Ang sabi nga daw nila is may mga designated keywords daw silang nilagay na if ever na magkaroon ng red flag, magkakaroon daw sila ng surveillance do sa specific na tao. For example, ako, nagsabi ako mga bomb US, ala, ganun, mga ganyan, mga terrorist type na words. Magre-red flag yan, si signal yan ng isang tao sa NSA na, uy, itong taong to, may siya sabing kakaiba. So, ang gagawin nila, tumawag ako, ini-intercept na nila. Agad-agad 'yon yung tawag ko from person A to person B. So, maririnig nila yung tawag ko, tsaka yung tawag nung isa. For example, si Jay o kaya si Rio yung kausap ko. Maririnig niya yung usapan natin nang walang permission kumbaga. May intercept nila, parang ganoon. Wala na sa pina kasi normally, 'di ba, pag ganyan kailangan mong yung mga normal na investigation. Kailangan mo mag-seek ng judge na subpoena na kailangan mo siyang kailangan namin i-monitor to. Kasi otherwise, kung hindi mo igaganon, hindi admissible sa court yung ano mo. So, dito, kahit wala nang na-bypass na nila yung judge or basically yung law na alam natin, di ba? Talagang diretso na. Yan, tama yan. Kasi merong dalawang major law ang US na mamaya i-discuss ko kung bakit nila ginagawa yun. So, yan. So, ayun. Ang sabi naman daw is yung mga implicated companies na sinabihan na may direct access daw is further deny daw nila na wala daw silang yung mga government agency, wala daw silang direct access dito sa amin. Hindi, sinungaling yan, yung ganyan. Wala, imposible. Kasi, ang sabi daw nila is may conspiracy nga daw. Ang sabi nga daw nila. Kumbaga parang ang sabi daw is parang magsinungaling na lang kayo kasi may kumalat kasi na classified information na inilabas sa public ng isang tao. Kaya ang ginawa nila, parang inunahan na, sige, magsinungaling na kayo, i-deny nyo na yung mga sinasabi nila para hindi kayo maano. Kahit even daw si President Obama is na-force daw i-defend itong mga nasabing surveillance program na sinasabi na to ni Edward Snowden na kumakalat talaga. Yun. So, yan. So, yung... So, sabi nyo na hindi totoo, ganun? Oo, kumbaga parang, which is totoo talaga. Kasi ano, kumbaga parang yung government agency parang nakipag-anuan sila, collaborate na pwede pa kaming makikonnect for surveillance purposes para sa mga terrorists, sa mga suspects na ganun, na para mapabilis yung process na justice. Of course, pumayag naman. Pero yun nga lang, is top secret to. Top secret discussion. Kumbaga parang hindi... Pero paano na-prove na totoo siya? Kasi may mga presentations eh. Merong presentations na ni-release si Snowden. May process kung paano eh. Kasi kukuha sila ng data, ganun. Kukuha lang sila keyword eh. Diba lang section ng asylum sa Russia ngayon? Oo. Kumbaga, yes, actually, undisclosed location din sa Russia. Kasi may safe house ang CIA sa Russia. Actually, ang sabi daw, mayroong safe house ang CIA sa buong mundo. Hindi lang sinasabi kung saan. Kasi parang black site nila yun. So, of course, pag may safe house, syempre, huntingin na si Snowden. Papatayin si Snowden eh. Parang embassy nila, di ba? Isa ibang bansa, meron sila.
Kaya ginarant daw si Snowden ng asylum sa Russia. Yun. Oh, kaya, tsaka gagamitin ng Russia yung mga alam ni Snowden, di ba? I don't think na igagrant ng Russia yun na without, ano eh, without parang exchange of information eh. I don't know ah. Pero Russia yan eh. Oo. Russia yan. Kaya yun yung ano doon, parang kumbaga parang siyempre eh, kung ako si Edward Snowden, hindi na ako babalik ng Amerika eh, kasi dahil na papatayin ako niyan, di ba? Parang ganun. And, so, ang sinabi naman dito, kung bakit nga daw ba kinerate yung pre-SIM? Kasi ang sabi daw kasi, yung NSA daw is, meron daw silang access na part daw doon na previously undisclosed program daw na nakakapag-allow daw yung mga officials to collect material including search history, emails, file transfers, and live chats, at saka documents. Kumbaga parang, kahit nga daw yung pag- transfer mo ng USB file, makikita nila yan. Basta, USB file? Oh, USB file. File, basta may mga file transfer na ano, makikita nila yan. Ang yun yung nakaka-ano doon. Yun yung ano. So, yung pre-SIM. So, ang sabi naman nila, ano ba yung mga mismong kinokollect nila? So, ang sabi nga daw nila is yun nga, is yung email, yung chat, both video and voice, tapos videos, photos. Sa buong mundo to? Sa buong mundo? Oo, o US lang? Maano yan, sa buong mundo. Kasi ano eh. Kasi yung Google nga doon, kasi is, syempre parang nakatap yan everywhere in the ano. Diba? Parang, yun. Tapos yung... Sa lahat naman yan. Oo. Tapos yung pa, yung sa stored data, voice over IP phones, file transfer, yun nga, yung video conference, notification of target activity such as logins, yung mga nilalag mo, ganyan, makikita nila yan. Tapos social networking like Facebook, Twitter, ganun, malalag din nila yan. Tapos yung mga special requests na sinasabi such as yung mga importanteng tao na ganyan makukuha. Ayan. Siguro medyo filtered din sila kasi meron silang medyo mabigat yung sanction nila kung sa buong mundo to eh. Or sa buong alam mo yun, parang ano, siguro ano, covered din talaga yung majority ng covered ng security nila sa US, pero meron ding alam mo na nasasama din yung iba, especially yung sinasabi ni Jen na may keywords, di ba? Pag kunyari kahit nasa Pilipinas ako, tapos sinabi ko, nag-search ako sa Google siguro ng, or nag-send ako sa kaibigan ko sa US ng email na may subject na bomb or kahit ano man, siguro nasasama tayo, ganoon tayo nasasama. Pero kasi kung sa buong mundo, medyo sobrang bigat ng US doon, talagang overpower na sila, 'di ba? Parang ano. Siguro ano. Actually, majority. Actually mga tol, mayroong agency pa ang US na tinatawag na National Reconnaissance Office, which is sila 'yung nagma-manage ng spy satellite na naka-orbit sa Earth. Kumbaga parang kung may gusto silang i-trace, makikita nila kahit saan. So connected 'yan, 'yung NRO tsaka 'yung NSA. Yeah, lahat yan. Actually, yan eh. Ang pangit niya naman pakinggan na nakikita nila yung ginagawa mo. Pero I don't really care about it eh. Kasi maliliit na tao lang naman tayo. Eh. Oh, siguro yung mga at risk dyan, yung mga high profile na ano. Oh, na, yung mga company CEOs, mga ganyan. Mga trade secrets, yes, diba? Kasi kaya nga secret. Diba? Tama. Tama. Yung lalo na yung kay Bin Laden, inano yan eh, kumbaga parang minonitor din siya eh. Kumbaga parang actually hindi naman sa buong tao ginagawa. Kumbaga nakakonnect lang sa buong mundo pero hindi ginagamit sa buong tao talaga. Kumbaga parang meron lang or surveillance lang na for example may direct threat sa bansa nila, yun ang gagamitin nila. At least meron silang defense kumbaga. Yun. So actually naman daw, ang sabi naman daw. Ano yung mas korte yun? Yung ano? Hindi tatanggapin sa korte yun eh. Hindi, tingin ko talaga hindi eh. Eh, darating tayo dyan mga talo kayo magalala kung bakit nila yun. Ayan, so, ang sabi nga daw nila is, ang sabi daw ng Google Chief Architect na si Jonathan Zunger wrote, quote, that the only way in which Google reveals information about users are when we are received lawful specific orders about individuals. Ayan, yun yung sinabi niya. Kumbaga parang, yun nga parang yung sinabi ni Rio na pag nagkaroon kami ng subpoena from the government, then yes, bibigay namin information na ginamit niya ng tao na yun na parang may karoon ng investigation, kumbaga parang ganun.
yun na yung mga parang deny nilang allegations about sa Prism. So, kahit din daw si Mark Zuckerberg din daw is parang hindi daw makatarungan yung ganung program na kumbaga parang oh, yun sabi. Galing sa kanya. Oh, galing sa kanya na na yun nga na parang hindi daw okay kasi may mga ganung program na magkakaroon ng direct access sa mga data nila. Kumbaga parang ganun. Tapos ayun pa yung tapos ito pa yung sabi niya. It would have been challenging, not impossible, but definitely a major surprise if something like this, yung Prism, would have been done without ever hearing of it. So, kumbaga parang, yun nga, parang hindi ko pa nga narinig yan. Parang, yun, mayroon palang ganong program, no, na ganon. Heroin mo, di ba? So, yun. So, may nag-link kasi, hindi natin alam yung mga previous pa niyan or meron pang mas advanced dyan, di ba? Or na-develop na siya. Oo. Di ba? Yung mga talaga hindi natin alam. Yun. So, meron kasi behind doon. Actually, meron kasi behind doon kung bakit ginagawa ng US government to. So, move na tayo sa dalawang act na ginawa ng US. Yung FISA Act tsaka yung Patriot Act. So, yun yung ano kung ba yung sinasabi mo diyan kung bakit hindi ano sa korte. So, yung FISA Act is also known as the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978. Is a United States federal law na nag-establish na procedures from physical electronic surveillance and collection of foreign intelligence information. So, ang sabi dito is, ang ibig sabihin nito, yung president ay pwedeng mag-authorize through attorney general na mag-electronic surveillance without a court order from the period of 1 year. So, yun yung act na yun na pwedeng mag-bypass. Powerful yun. Oo. So, yun yung... isa sa mga act ng US na pwede silang mag-bypass ng ano ng surveillance no hindi ka bibigyan ng ano ng subpoena. Pwede ka lang iyan no. So ang pinakamataas kasi hindi ko naman ako marunong sa law pero 'di ba parang sabi so pag in order ng presidente yung siguro authorized. Sa certain individual. Certain individual lang. Pero kasi ginagawa nila sa lahat ng tao mga ano may mga flag. Pero tsaka hindi naman siya abot sa presidente kung hindi talaga siya high profile eh. Siguro yung mga sobrang tagang, alam mo yun, medyo daming na yung mga evidence or medyo so, kila Bin Laden, gano'n yung mga. Profile na. Gano'n siya na-legitimize. Tama. Kumbaga kasi parang naisip nila na, uy, parang kailangan na natin, ano, kumbaga itap lang nila yung, ano, yung buong communications ng, ano, ng buong mundo. Parang itap lang naman. Kumbaga parang pag may kung nasan tong taong to, matitrace natin siya kung nasan siya. Kumbaga parang ganun. Kung ano yung sinasabi. Not necessarily na i-check talaga lagi. Oo. Tapos yun. Mag-offline lang yung mga keywords. Doon lang nila check. Kung background check siguro. I-scrutinize nila yung data. Ganun yung yung di ba ganun naman parang sa office lang din yung searches mo sa office, naka-save lahat, naka-archive lahat yan. Pero di naman nila check kung meron lang irregularities. Unless may, ano, merong breach or merong, ano, di ba? Or, kunyari, nag-access ka ng port. Pero makikita niya. Kung may ginawa ka mali, kumbaga. Ano, kino naman sa mga office, parang, kunyari, ikaw, nag-YouTube ka, ganun. Though, ano siya, nasa gray area yun, di ba? YouTube. Pero di ka naman, ano, papagalitan. Unless kung, ano talaga, i-check nila ng scrutinize talaga nila para siguro ganun din yung style niyan. Tingin ko. Yun nga, may mga flag, may mga red flags. Oo, mga flags na, ito, na pinasok niya sa kalaban ah. Baka. Search to ng ano, ng bomba. O, ganun, di ba? Oo, mga ganun siguro. Ay, actually, bibigyan ko kayo ng example pero totoo to actually. Actually, sa movies, yung, yung Transformers, yung kinopyan yung babaeng kinopyan niya yung parang mystery sound na galing sa Decepticon tapos kinapi niya tapos binigay niya sa isang hacker tapos pinasukan sila ng FBI nang walang warrant of arrest ganun yon kumbaga parang pag may kinuha kang data or parang may nagkaroon ng let's say mga may nakuha kang sensitive data ganun ang gagawin parang pag na-intercept nila yan, doon ka nakukuhain ng walang ano. Yun yung inaano dyan sa
sa yung FISA Act na to na sinasabi nila na ano. Baga pang arrestuin ka nila nang walang warrant kasi may kinuha ka sa kanya. Tapos interrogate ka nila pang gano'n. Yun. Mm-hmm. So, yung next act naman is yung Patriot Act. So, of course, pang isa tong next act naman siya na pang collaboration ng US Congress na nag-sign ng law kay President George Bush. Yung nangyaring 9/11. Yung after nun, pinas na tong law na to. Na ang ibig sabihin daw nito is tong yung law na to is kumbaga parang yung mag-expand yung abilities ng law enforcement to surveil and including by tapping domestic and international phones. Kumbaga parang magkakaroon na ng enable na pwede nang itap yung communications both local and international na. So wala na silang authorization basta sige kumbaga pwede na. But ginagamit lang to for interagency communication and to allow yung federal agencies to more effectively use all available resources in counter-terrorism efforts lamang. So, sa pag may counter-terrorism, ano yes. lang. Kasi ano, kumbaga pang yung Amerika, ayaw na nilang mangyari yung 9/11 sa kanila uli. Kasi, kasi inisip natin na... Oh. Pero diba yung 9/11 ang issue din yan, eh, no? Na inside job daw. Yung that's a story for another time. Yeah, yun nga, kumbaga parang kayang gumawa ng ng America ng ganung law na pwedeng ipass na mag-a-agree sila. Kasi ano eh, yung time na yun, kumbaga parang ang daming namatay na tao noon eh, yung time na yun. Oh, grabe yun. Yun yung worst talaga na attack na nangyari sa kanila. Kumbaga. Saka hindi lang siya basta attack on the people. But ano siya, attack on the country talaga. Oh, kasi yung American people. Sobrang talaga. Televised. Alam mo yung mga attacks na hindi mo alam na nangyari from between US and then yung mga ano nila, kalaban nila. Minsan, nakatago lang sa files nila. Matagal bago mo makikita kung ano yung mga binomba. Pero dito, talagang buong mundo nakatingin eh. Parang alam mo yun, ganun siya ka-grave eh. Ganun siya kasakit in part in the US din na naisip mo sila yung ano eh, di ba, magaling or malakas yung military power nila, yung military expenditure nila mataas. Pero yet, nangyari sa kanila nun. So parang it's really an attack on the US people. And then the US... parang US talaga in general ganun. Ito nga yung ang weird lang dito mga tol, yan sabi yung CIA nag-issue na ng warning na mayroong imminent attack sa America prior pa doon sa nangyari sa 9/11. Yun nga lang hindi nila pinakinggan kasi parang hindi credible yung ano, pero may na-intercept na sila. So imagine niyo yung power na yon na na-intercept nila yung ganun na pwede silang makapag ano na makapaghanda sana kung di sana inano. And then actually ito pa yung latest lang yung ano yung COVID na intercept din ng US yon. Na-predict nila actually na magkakaroon daw ng pandemic sa China, eastern China na sa Wuhan. Kumbaga parang in-inform na si Trump na oy magkakaroon ng sabi ng CIA, magkakaroon na ng ano dito ng parang sakit-sakit pandemic. Kumbaga pang ano, hindi lang ang mali lang doon, hindi na naman naniwala yung presidente nila. Medyo walay talaga yung ano. Kumbaga pang sige, go ahead. Nakakaano yun eh, yung first world country, pero medyo na disappoint ako sa US kasi I'm thinking na if these things happen, yung mga ganito na hindi natin inaasahan, hindi lang naman sa pandemic, kahit yung mga natural disasters, war ano, yung gera, 'di ba? I thought na US talaga yung mag-lead sa atin na parang, oy, ito yung gagawin natin, di ba? Ito yung ano. And then it's just so happy na ito nga, yung recent na what happened, parang lost din yung US, di ba? Parang you're thinking na ito yung mag-guide sa atin kung saan tayo papunta, and then yet sila affected din. So, Sige lang pa. Ayun lang yung point ko. Direktang taka sa'yo, di ba? Parang yun nga, di ba? May na-intercept na sila regarding sa COVID. So, they're pertaining that COVID is indeed the weapon, di ba? Hindi siya... Pero parang... but gano'n? Kung alam na ni Trump yung gano'n, ba't siya pa yung number one ba siya ng COVID na sinasama?
Oh, yun pa yung hindi siya nagsusot ng mask, di ba? Oh, natinamaan na nga, di ba? Pang... Bakit sinuri ka? Sinuri. Kaya, yun yung nagpo-proof na sobrang powerful talaga ng US pagdating sa surveillance. Kumbaga, siguro parang na-intercept nila yung mga tao, no? Parang nakakasakit ako, parang may ubo ko. Ah. Ang dami yung keywords na nangyayari. Ang daming ubo ko. Siguro, parang ganun siguro na nila. Oo, yung mga documents. Yung mga abot sa point na yun eh. Abot sa point na parang magkakaroon ng style na minority report. Alam mo yun? Yung movie na yun. Yung hindi mo pa nagagawa yung krimen, parang nasa nakikita mo. I-anticipate na nila. I-anticipate na nila, tama. Criminal in the future. Yung Psycho Pass na anime, parang ganun. Oo, oh, yun. Ano ko din yun. Kasi hindi ko pa natapos yun. Ganda nun. Yun nga, yung last time na pinag-usapan natin yung sa conspiracy, di ba? Parang ganun lang din yun na ano. Yan. So anyway, so move naman tayo sa last part ko na ano. Sino ba si Edward Snowden? Si Edward. Sige, tuloy muna. Mamaya may tanong kasi ako regarding sa kanya. So sige, pakilala mo muna siya. Sige lang. Okay. So si Edward Joseph Snowden is a American whistleblower talaga na siya nag-copy at nag-leak ng highly classified information from the NSA in 2013. So, yun. 2013 pala yung nag-leak. Hindi pala 2012. So, correction lang. So ano pa siya? Yung employee pa siya, nag-work siya sa CIA as a employee and subcontractor. Yan. Siya yung nag-ano dun. Kumbaga, matalino kasi si Edward Snowden eh. Kumbaga, parang nag-excel siya sa mathematics. Mathematics. Kaya siya na ano sa NSA, kumbaga parang doon. Kasi ang sabi doon, noon eh, pag makapasok ka doon, di ba? Oo, kasi kailangan ano eh, sobrang talino, galing mo daw sa math para makapunta ka pero daw doon. Pero wala pa siyang formal education yan, di ba? Kung tutusin. Oo, oh, ata, wala. Kumbaga parang, parang matalino lang ata talaga siya na, ano. Parang siyang sa Goodwill Hunting, gano'n. Na matalino, gano'n. Tapos dapat malinis din yung record mo. Dapat wala kang ano, wala kang tawag dito, wala kang blemish ng mga ano, mga terrorism, syempre, di ba? O kaya mga crimes, di ba? Yun nga, sabi daw is yung una daw nasa CIA daw sa as a ano, contractor, then nag-ano daw siya. Tapos yung si Snowden, nag-spend daw siya ng working in cybersecurity projects for the NSA. Yan, from 2006 to 2013. Yan, so, tapos yung 2013 na yun, dun niya na nakita yung mga parang anomalya na nangyari sa NSA, ganun, na meron pala siyang program na ganyan, hindi pala, parang na-realize niya na hindi dapat ginagawa to, kumbaga parang, sige, kopyahin ko nga. Ayan, di ba, parang ganun. So, yung May 20, 2013, pumunta si Snowden sa Hong Kong. So, a few days later daw, is makipag-meet daw siya sa Guardian journalist, which is yung, ayaw ko kung saan yung Guardian, from US ba or UK na news agency, kumbaga parang yun. Tapos, ang sabi daw niya, is-share daw niya yung mga series of top secret documents na dinownload niya from US, kumbaga parang i-release niya public. So yon yung so next naman is yung June 5. So binigay na ni Snowden yung mga files. Yung Guardian daw is sinimulan nang i-report yung mga leak ni Snowden. So kaya yun yung revelations about the NSA na storing na phone records for millions of Americans. So parang yung mga data nila, kumbaga parang meron silang data na ito na ano talaga ini-store, kumbaga yun. Tapos next naman is ito yung sinasabi ko, yung June 7 si Barack Obama daw is na-force daw i-defend yung mga programs na ini-insist na overseen daw ng mga courts and Congress kasi ano kasi yan eh, kumbaga parang part na ng US talaga yan yung mga programs yan for surveillance. Kaya no choice si Obama na kailangan niya i-defend. I-defend no, kasi kailangan yun for the American people sa, para sa, for better, syempre for peaceful life, di ba? For security. Someone na kailangan gumawa nitong gitungan. Ayan, so,
Tapos yon yung iyan na lang natin to is yung mag-jump tayo. Tapos ang sabi naman daw dito is yung sa June 16, 2013, ang sabi dito is yung revelation daw yung expand to include UK with the news with the GHQ intercepted. So hindi lang pa lang US ang nakano. So pati yung mga British din ang naan nila. Kumbaga parang yung communications during 2009 G20 summit in London, sabi daw. Yung British spy daw agency has also tapped the fiber optic cables carrying carrying much of the internet's traffic. So hindi lang pa lang US pati mga UK din pala. Parang nagja-jumper sila no sa oriente oh. Oh, kumbaga parang nakikita information diyan. Yan nakikita. Sino yung MI6? MI6. So, MI6. CIA, MI6, MI5. Basta yun yung nila. MI5. Kumbaga pang yung subdivision ng MI6 eh. Kumbaga yung MI6 yung pinaka-highest na nila. MI5 yun ay James Bond. Kumbaga pang kumbaga yun yung nila eh. Yung parang CIA nila eh. Parang ganun. Yan. So, next naman is yun nga pumunta ano kumbaga parang yung US government is binigyan ng charge against Snowden so and nag-request sa Hong Kong na i-detain siya for extradition so yun yung ano gusto nang huliin yung gusto nang huliin ng US government si Snowden dahil sa pagpapakalat ng mga gaytong files na hindi naman pwede talaga ni ano. So, yun. So, after nun, is si Snowden umalis na ng Hong Kong and pumunta na ng Moscow. So, ang galing eh, no? Tayo na hindi lang nahuli si Snowden after nun. Tangina. Sa CIA kasi, ang CIA kasi magaling sila pag sa US eh. Alam mo yung mga conspiracy na CIA nagpapatay kay, sino ba yun sa US President? Si Kennedy? Kennedy, di ba? Kasi parang they can, sabihin na natin, for sake of discussion, CIA talaga may gawa nun. And they can stay hidden as long as they want, as much as they want, pag sa US yung ano. Pero once na lumabas ka sa US, medyo, ano eh, medyo mahina sila dun eh. Lalo na Moscow, ano pa, Russia pa. O kung siguro, ano, mga Asian country na medyo pipitsugin, o Philippines, di ba? Kasi alay naman niya tayo. Or Thailand siguro or hindi naman masyado nag-invest sa power ng military. Hindi siguro kaya nilang habulin si Snowden. Pero pag sa Moscow, Canada or sa Moscow, Canada tuloy Russia, talagang malayo talaga eh, parang imposible. Talagang tamang-tama yung place na yun para ano, extradition. Eh ito pa ito. Saka, sige. Snowden was so big that time na if something happened to him, alam na eh, matik na ito, problema diyan, di ba? Oh, kaso the thing about that, kunyari mamatay si Snowden. Lagi namang walang ano, wala naman nahuhuli. Ano mo 'yun? Parang ano lang, parang okay namatay lang, ganun. No? Tapos that just proves na totoo 'yung sinabi ni Snowden. Totoo. Oh, may it holds na martyr eh. 'Yun kasi 'yung problema. Yung namatay siya pero 'yung idea andon, 'yun 'yung mahirap eh. 'Yung mahirap pa 'yun. Naging martyr na siya eh. So, mas malaking problema 'yun. Eh ngayon parang ginawa nila deny lang natin yan sabihin natin baliw yan mga ganun yan no. So until now parang hindi pa rin to alimbawa sa mga ibang tao hindi pa rin nila alam yung gantong bagay kung tutusin not unless they research about it pero kung pinatay nila si Snowden let's say edi mas kalat yun masabi oh ito nga si Snowden pinaglaban niya yung katotohanan blah blah blah. Oh, mas lalakas. Oh, that's a better move actually to let him live and let him spout his nonsense. Sabihin siguro na, oh, yeah, spout his nonsense. Deny lang natin lahat yan. Yan, baliw yan. Di namin, di walang kasama sa break yan. Ganun. Sinisiraan lang, ganun. Diba? Pero gusto ko lang pala tanong, J, ano yung, anong naisipan ni Snowden? Ba't siya nag-whistleblow? Nakonsensya ba siya? Kasi kumbaga parang, ano eh, unfair daw sa mga normal people na ganun yung ginagawa nila. Magsusurveillance sila nang walang permission. Kumbaga pang hindi okay ito. Kumbaga pang kailangan malaman ng kumbaga malaman ng tao to na yung ginagawa ng US government sa atin. Siguro as nagtatrabaho para dun bago siya na-consensya. Oo, kasi ano
kumbaga parang unsabi, pag nagtrabaho ka daw doon, may kontrata kang pipirmahan eh, na hindi ka dapat pwedeng mag-leak ng kahit anong information. Oh, kasi siguro yan parang 'di ba pag starting ka sa company, parang hindi naman ganun karami yung access mo. Diba? And then as you go along, tumatagal ka, bigla mo nakikita yung mga hindi mo pa nakikita before. Siguro umabot siya sa point, siguro wala exact date, pero umabot siya sa point na parang na-reach na yung deeper level ng ano, security clearance na naisip niya na siguro na parang, ay, ito pala yun. Parang ganun. Oh, siguro siya nakaisip. Diba? Yun yung ano doon, kumbaga parang meron na siyang access ng clearance na kumbaga parang kaya niyang i-surveillance to na ano na may access siya doon talaga na lahat ng keywords makikita niya, kumbaga parang ganoon. So sa akin kasi ano yun, ang naiisip ko kaya siya nagganyan, na paranoid na siya eh, hindi dahil sa nakukonsensya siya or something, kasi nagtrabaho na siya doon eh, alam niya na yung trade ng ginagawa nila eh. Tingin ko dahil marami na nga siyang access, so parang na-paranoid na rin siya na maybe one day it will be used against me. Pwede siya sa different perspective. Naisip ko kasi, ano eh, tingin ko hindi naman siya nagpapakabayan eh. Siguro andun na rin, pero mas malaking part na na-paranoid na rin siguro siya. Parang as a private citizen, parang ito din, di ba? Pwede rin mangyari sa akin to kasi, di ba? Kasi parang pag ganung mga linya ng trabaho, wala nang retirement plan yan eh. Kasi parang mayaman na siya. Hindi, tsaka samahang panghabang buhay na yan. Oo. Yung mga ganyang sikreto. Di ba? Oo. So maybe he wanted out. Oo. Kaya siguro niya nagawa yan. Kaso, there's no way. Kaya parang naisip niya, siyempre, ano na, I'll be the champion of the people and tell them what's been happening behind the scenes. Parang ganun siguro. Tingin ko lang naman. It's a different perspective, pero it makes sense din na it can be both, no? It can be a part of your ano, can be part of na ano na na ano rin siya na na konsensya din, but it can be a mixture. Yes. So, mga ano, pang devil's advocate na ano lang. for the sake of discussion ba. Kasi yun nga, pang kasi ang purpose lang naman kasi nitong gaytong programs ng America is for the greater good naman. For their own security. Kasi hindi naman nila gagawin to na siyempre may nangyayari na sa kanila eh. Siyempre, didepensa nila yung bansa nila dahil sa mga ganyan. Which is, ano, ang kagandahan lang kasi is maraming pera ang Amerika at maraming resources kaya sila nakagawa ng ganito. Siyempre, isipin natin kung dito sa Pilipinas kung mayaman lang tayo, siyempre may gate na din tayo eh. Di ba? Oo. Para tingin ko iba yung gagawin sa ibang adultic na may gagawa na maayos dito yan eh. Sa mga kamanyakan gagamitin ng Pinoy yan. Mga TikTok nga. mga TikTok nga. Sa akin naman, yung ano, ang tawag dito, itong ginawa nila, sa akin, may maganda namang rason. Mm-hmm. Parang deterrent siya, di ba, ng terrorist attacks. Kaso, ang problema kasi dito, sobrang ano siya eh, sobrang unprecedented power na pag napunta yan sa ibang sa wrong hands, wala na, GG na, di ba? Kasi that's so much data. Na pwede na ma-access, di ba? So, maswerte na lang din, sa CUS na lang yung umaano nun. Hanggang na lang din yun, for the greater good. Eh, hindi, it's not only them eh, na may ganyan. Sila lang yung huli. Sila lang yung may whistleblower, kumbaga. Kaya parang yun ang nakakatakot talaga. Ito na. Last na. Ay, yun nga. So, si Snow... Ano yan, Tol? Go. Ay, kala ko. Ayan. So, yung September, yung 2019, last year lang, si Snowden pa rin remain pa rin sa undisclosed location sa Moscow as he prepares to publish his memoirs. Yun na lang yung ginagawa niya. Kaya parang wala na siyang ano. Kumbaga pa, after yung leaks na yun, nandun na talaga siya sa Russia. In a undisclosed location. Siyempre, hindi niya sasabihin yung lugar kung nasaan siya, di ba? Kaya ganun na lang yung ani niya. So, yung final thoughts ko na lang dito is, kumbaga pa, someone is watching you all the time. Every time you open your computers. Every time you, kahit hindi mo siya ginagamit, parang naka-on pa din yan. Kumbaga pa, kahit pinatay mo siya,
which is merong secretly na nag-open ng phone mo na hindi mo lang nalalaman. Yung sinabi ko nga, yung pinag-usapan natin real last time na yung naghahanap ako ng headset, tapos ang daming headset na lumalabas sa Facebook ko. Mga results, no? Oo, yun yung best example about dito sa surveillance na to, na which is na pag nagkaroon ng rogue agencies sa America na tapos nagkaroon ka ng involvement na itetrace ka, mababaliw ka eh. Kumbaga parang ito yung, kumbaga sa multo, hindi ka nila titigilan eh. Kasi itinetrace ka na nila. Kumbaga parang yung sa movie na Enemy of the State, kumbaga si Will Smith, kumbaga parang nagka number one enemy siya ng America na tinitrace siya kung saan, hindi siya mapalagay kung anong ginagawa niya. Parang ganun yun ng ano. So, kumbaga parang yes, kumbaga parang alalay lang sa paggamit ng internet, ganun. Sa mga words na ginagamit kasi di natin alam na, di ba, parang tinitignan na tayo. Ganun. Oo, oh, mga ganyan-ganyan. Tupon lang naman ako sa mundo kahit anong tingnan nila sa akin po. Baka yung mga Instagram search mo dyan. Gumakatok sa mga hindi lang nila kung ano yung mga sinasearch ko mo. Wala sila mapapala sa akin. Pero ano yan? Ano ba puro gastusin na ikita ko sa tao? Oh, puro pizza siguro sa akin. Ako ano ko diyan. Hindi ko naman masasabi kung hindi ko naman masasabi as you know, as a professional na kung ano man yung work ko or kung ano. Pero mahirap ganito lang. Just think about it na if you regarding sa Patriot app, this is how normal people experience it. Eh. Kunyari ako, I'll order something in Lazada. Tapos, pero ako may record ako. Meron, this is in the US ah, hindi sa atin to. Pero ganito yan nangyari. So, we're older or something from Masada, pero meron akong, ayun nga, may mga keyword or may mga, yung, siguro yung item or may mga credit cards ako na ginamit na kahina-hinala, ganun, or tied in sa ibang, ano, sa ibang transaction na, ano, na nasa surveillance na ng US or ng ano, ng government. Hindi magpo-push through yung payment ko na yun. Ganun sila ka, ano, ganun ka strict yung Patriot Act na yun. So parang mahirap kang gumalaw kasi hindi ka doon sa dito sa Pilipinas, parang gawa ka lang ng Paymaya, kuha ka ng credit card na ano, makapag-transact ka na online. Sa US hindi. There are times na talagang monitored na yung galawan mo, lalo na pag may record ka. And then there are times na hindi ka ma-approve ng loans, hindi ka makapag-purchase online. Ganun sila ka strict. Lalo na kung siguro yung mga tagline mo pa doon, mga timers or bombs, eh, syempre, lalo talaga hindi mo push through yun, di ba? Ganun ka, ano yun. Pero ako, on my, ano, I would say na it's still ethical. I mean, it's not an ideal way to survey people. Pero ganun eh. Alam mo yung feeling na kunyari, intrusive yung, nakapagpa-dentista ka na ba, Jai or Jay? Nakapag-dentista ka ba kayo, di ba? And then there this is really uncomfortable na papabukahin yung bibig mo in a certain amount of time na it's intrusive na papasukan ng kung ano-ano yan sa bibig mo na hindi mo alam, di ba? It's for your health eh. For your teeth, di ba? Para sa akin in my end, that's my point eh. Parang as long as para sa akin yan, that's okay. And 'di ba? Mag-worry ako kung talagang meron akong side dealings na ano, pero kung ako wala naman as normal people. Okay, makita niyo 'yan, 'di ba? Sabi nga ni Joy, puro bills lang naman makikita mo diyan. Ganun din naman sa akin, 'di ba? Puro bills, puro ano, puro hanap ka ng yeah, kunyari headset or ganun. Simple lang naman, 'di ba? Akin is I don't find it unethical. It's helpful kung oh, di ba? Nakakatakot lang siya in a way kasi, di ba, parang hindi mo na alam kung paano nag-work. Pero as long as it avoids na yung mga nangyayari katulad ng 9/11 or ano, I'm good with that. Pero pag ginamit na siya sa masama, katulad nga ni Jai, yung sinabi ni Jai na pag nakuha na ng, sabi nating rogue agency or ibang ano yan, ay doon na ako matatakot. Pero as of now, good pa ako, hindi pa ako scared, ganun. Nakakagulat lang, ganun. Oh, kasi kumbaga parang hindi ka matatakot sa multo, matatakot ka sa mga tumitingin talaga sa'yo, kumbaga may nagsusurveillance talaga sa'yo na. Oo. Eh, for now, bahala sila ng mga search history ko. Sakit ng ulo nila sa akin. Ikaw, Jai, ano ba ang input mo? Medyo intrusive na lang talaga. Medyo off-putting.
inisip mo pag nagsasearch ka, something's looking into what your searches are. Pero isipin mo na lang kasi, oo, nilalag nila lahat yan, pero that doesn't mean na may taong nakatoka para itingnan lahat ng ginagawa mo. Kung may flags lang naman, di ba? Yun yung flags lang. O, kunyari, tumatae ka lang siguro, di ka naman natitingnan yung picture mo na yung camera mo. Isipin mo, may nag-view talaga niyan real-time. Ibig sabihin, that one is one yung bilang niyan, di ba? Ng tao na nag-check sa taong sinicheck. So, that's quite, ano, that's quite impossible. Or impossible, actually. Ayun ko, ano, if you don't have, you have nothing to worry about, then bakit ka mag-aalala? Pero, yun nga, that's the problem. It's too much unprecedented power. Isipin mo, parang, sobrang daming data niyan. And that, at this age, in the age of information, information is the best tool or the best super weapon eh sa lahat ng bagay. Sige mo, bank accounts, mga ganun, di ba? Of course, they could also... Pwede lang i-freeze yan, di ba? Oh, so it's quite troubling for me. Pero I guess for us na living normal citizen lang naman, wala naman tayo. Yung high profile. Hindi man tayo high profile tayo. Na... So, hindi pa lahat ng transaction sa Pinas computer-based eh. Oh, lahat manual pa din. May manual pa din pala. We still, nandun pa tayo sa pagitan ng digital and analog age. Parang ganun. So, may COD pa dito eh. Cash on delivery. Safe on that. Tama. Eh, maganda kung gagamitin nga nila to protect the people of the world to deter terrorism and bad acts. Man, it's good. Pero if they're going to use it for petty things na para lang sira. Kunyari, siraan kalaban na party ng para sa ano, sa campaign, something like that, di ba? Ganun nila gamitin. Ay, nako, alam mo pre, medyo ano yan, medyo ginagawa yan. Actually, hindi, pero next we discuss. Parang Facebook, mabilis lang, Facebook has parang, to shorten it, parang they manage an election para to win, para mag-win yung isang electoral yung candidate. Pero next time natin yan. Kasi kontrolado nila yung mga polls, di ba? May mga polls dyan. Kontrolado nila kung ano makikita niya dun sa yung mga ano. So, ayun ako, later, maganda yan, magandang topic yan. Buti na ano mo yan, yung elections. Yun nga yung naisip ko. So, yun, medyo nasa gitna ako. Okay. May lang, basta safe tayo. Tsaka yung sabi nga ni Jay, ingat-ingat sa mga sinosearch-search, di ba? Pero as long as wala naman kayong, wala naman tayong side dealings na illegal. I mean, kumbaga parang okay lang mong search yung mga porn-porn, ganyan. Okay lang naman yun, wala problema. Pero yung mga pag-search mo, yung bibili ka ng ammonia, ganon, airplane manuals, tas weapons, yun dun ka. Airplane manuals delikado. Flight simulator na, flight simulator. yun the nice topic, Jaya, na follow up natin yung last ano natin. Wala, wala akong medyo horror story today kasi na bigla. Okay lang yan. I-follow up natin yung rig elections na sinasabi ko. I'll try to research it para ma-share ko rin sa inyo. Sige. So, yun. Anything pa, guys, before we go? Jai. I'm good now. Okay, thank you sa mga nakikinig. Kung November ngayon, happy holidays. Or sa mga chill na Halloween, ganyan. So, yan. Thank you sa mga nakikinig. Have a nice evening. Please follow and like our page sa Facebook and then follow us on Spotify. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Good night.